Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Lea Niklan. So may tanong siya kung saan daw ako nag-training ng TESDA, OWA, ano pa ba yun, medical, ayan. So lahat ng mga requirements or mga ano is tinanong niya sa akin. So ang medical is yung agency yung magre-refer niyan sa'yo. So hindi ka pwedeng mag-medical na... Depende, sa Kings, pwede kang magpa-medical kahit saan, basta legit na medical. Pero sa agency ko, Light and Hope, meron talaga silang sariling medical na pupuntahan mo. And yung pinaka-package na is 5,000, complete na yun lahat. So, isang beses lang ako nagpa-medical, so 5,000 yung ginastos ko. Yung TESDA ko is ako mismo yung naghanap. Ako mismo yung marami kasing ano sa TESDA, so andali ko lang siya nahanap. So yung name niya sa Facebook is Rinaldo Delphine, ayan. So alam niyo naman siguro yung spelling ng Rinaldo, ayan. So and then Delphine, ayan, and then nakaganto yung lalaki. So nag-inquire lang din ako sa kanya, wala akong ibang alam, sa kanya ko lang lahat tinuturo yung mga ano ko, yung mga nagtatanong sa akin, wala akong porsyento or ano-ano dyan. Ano ko lang talaga sa kanya bigay. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano singilan nila, pero dati is 5,000. All in na siya. Kasama na yung magtira ka doon sa bahay nilang trainingan mo. And then, kasama na assessment doon lahat-lahat. So, pagkain lang yung sayo. Kasi, walang libreng pagkain. And pag nag-charge ka doon, magbabayad ka ata ng 5 piso or 10. Ganon din pag nag-CR ka, maligo ka 10 piso. Ayan. So, diskarte ko doon is hindi ako nagbabayad sa charge. Nagbabayad lang ako pag naliligo ako. Pero pag nag-charge ako ng cellphone, hindi naman kasi nila tinatakpan yung ano dyan, yung kuryente. Hindi ako nagbabayad. So, 10 lang naman. And dalawang araw ka lang doon. So, makatipid ka din. Pero yung ano, nagbabayad talaga sila. Hairnet, 10 piso din. Depende sa'yo kung bibili ka sa labas. Ayan. So, grabe na yung lamig dito, guys. Nilalagnat ata ako. Pero nung chineko ko yung temperature ko, ang baba, 34.9, na-check ako. Sobrang lamig ko talaga, ang dami kong lamig na naipon sa katawan. So, dalawang jacket yan, and then may t-shirt ako sa loob, and then may inner ako na spaghetti. Nilaban ko kasi yung jacket ko na pang ano, na pang dito sa loob ng bahay, makapal din yun. Kasi nga, simula nung nag-winter, siguro isang linggo ko din siyang gamit. So, ito ata yung pinakamalamig sa ngayong linggo. Sobra isang linggo na malamig. So, ito yung pinakamalamig sa lahat. Nilalagnat ako kasi lumabas ako kanina. Ayan. So, day off ko naman bukas. Bawal kasi suotin yung damit na nasuot na sa labas. And yung isa kong jacket is pang labas yun. Makapal din yun. Yung panloob ko is makapal din kasi nilabhan ko nga ngayong gabi. Ayan. So, yung TESDA is ikaw mismo maghahanap and mura nga siya doon sa inanan ko at 5,000. Yung iba kasi 15 yung singilan. Yun lang, tiisin mo yung dragon doon, yung parating ano, galit. Siguro pag puyat ka, kasi yung tulog ng ano doon, nung nagtitraining sa amin, ano, alas 11, alas 12 na siya natatapos, maliligo. Tapos siya alas 12, alas 11. Gigising yan siya alas 2, alas 3. Ayan, kasi may lalabas, magpupuntang assessment. Tapos buong araw siya magtuturo sa amin, magluluto siya ng pagkain namin. Kasi tanghali, libre pagkain doon ng mga nagtitraining. So, luluto yan siya. And then, buong araw yan siyang turo ng turo. So, pagod talaga siya. Kaya siguro, kapag puyat ka kasi, bad trip ka talaga. Konting mali, mainit talaga ulo mo. Kaya naintindihan ko. And ako, hindi niya ako pinapagalitan kasi bet niya ako. And nakikita niya kasi na iba ako sa lahat. Hindi ako yung... kasi, nagtatrabaho ako sa mall doon, so maputi ako. Yung ibang mga kasabayan ko galing probinsya, so medyo maiitim sila. And ang simple nila manamit, kasi ako, lumaki nga Manila. So Manila yung ano ko, yung style ko. So hindi niya ako pinagalitan or nasigawan, pero yung iba talaga, malala talaga yung naabot niya doon. So tinanong niya pang ako, kilalang kilala niya ako. Tinanong niya nga ako, kung saan daw ako nagtatrabaho, kasi napapansin niya nga yung kamay ko, matino, maputi, tapos ano, wala kahit anong ano, ang linis ng kamay ko. Kahit ngayon naman, malinis siya. Pero dati talaga, sobrang ano talaga, hands up.
kamay ng artista yung kamay ko, char. Pero ngayon hindi na. So, yung OWA agency yung magpa-process nun and wala kang babayaran dun. Unahin mo muna yung PIDOS. PIDOS muna, pagka nakuha na nila, agency din yung magpa-process ng PIDOS. Sasabihan lang kayo na ganito yung parang Skype or ano yung dina-download nila na app na nandun lahat ng ano, ng mga nagtitraining ng PIDOS kasi online siya. So, makinig ka lang dyan 4 hours and then magbayad ka lang ng 100 para sa parang registration nila. Yun na yun. And makinig ka lang dyan and makita nila yung mukha mo na nandyan ka, present ka, naka-selfie ka. Ayan, bibigyan ka nila ng certificate. At pag may certificate ka na, hindi pa abutin ng 1 week, is ipaprocess ka na into OWA. Schedule ka na to OWA. So, sa OWA, wala kang babayaran ni piso. Ang nagbabayad niyan is yung amo. Totally, guys, lahat ng mga ginagastos natin sa Pinas is bayad na yan dito ng amo natin sa Hong Kong. Kaso doon kumukupit yung agency sa Pinas para meron silang kita din. Aside from naaambunan din sila pag nakakakuha ng employer, kumukupit din sila kahit papano, lalo yung iba dyan. Malala kung kumupit. Ayan. So, OWA and then PIDOS, wala kang gagastusin. Medical lang yung gagastusin mo, tsaka yung TESDA training. Pero kapag ex-abroad ka, pero yung TESDA, guys, 5 years yan bago ma-expire. Kahit ex-abroad ka, kung 5 years na yung training ng TESDA mo, magte-TESDA ka uli. So, ayun lang yung explanation ko doon. And, share ko lang yung nangyari kahapon. Niwan kami ng amo ko. Yung bata, niloloko ko kasi nga masama yung pakiramdam. Ayan, yung amo ko nilalagnat, tapos siya, yung bata din, masama din yung pakiramdam. Sabi ko, feeling ko lalagnatin ako neto. Yung nagloloko lang, ganun kasi ugali ko, guys. Pag mahal ko na yung tao or ano, makulit talaga ako, natutuwa ako. Yung ang utis-utis ko talaga, yung pag nakikita kong nai-stress or ano, na masaya ako, lalo pag napapaiyak ko yung tao. Pero kahapon na-shock ako. So sabi ko, ay, pag nilagnat ako, ano yan, isang buwan ako dyan sa kwarto, hindi ako lalabas, matutulog lang ako. Ayan, yay! Sabi ko, ganun, hindi ako magtatrabaho. Sabi ko, ganun sa bata, kami lang dalawa na iwan. Itong bata na to, parang ano din, parang matanda na kung ano ba, kung umintindi. Tapos sabi niya, hindi, yung lagnat, 5 taon pa lang yan, yung lagnat, ano lang yan eh, 2 araw, 3 araw, tapos na yan, sige, bigyan kita hanggang 1 linggo ka magpahinga, sabi nga nun sa akin. Sabi ko, hindi, 1 buwan yung lagnat ko, kasi matagal ako hindi nilagnat. Tingnan mo, simula dumating ako dito, hindi ako nilagnat. Sabi ko nga, 1 buwan yan. Sabi ko, kailan kaya ako lalagnatin? Tarantado din eh. Tapos, sabi ko, siguro mga December, kasi malamig, o kaya March, o kaya July talaga ako lalagnatin, July. Sabi kong ganun, tapos na bigla siyang ang July kasi, guys, birthday niya. Ayan, sabi niya, huwag mong sasabihin niya na July ka lalagnatin. Tumulo na yung luha kasi may ginagawa ako na konti. Tapos kinakausap ko siya. So nagluloko lang, July ako lalagnatin. I feel it. I'm going to have a fever in July. Pagtingin ko sa ganyan ngayon, katulo na, tapos hagulgul na siya. Sabi niya, huwag mong sasabihin na July ka lalagnatin, birthday ko yun. Sabi niya, ganyan, niyakap ko siya agad, nag-sorry ako, tapos kinarga ko siya. Sabi ko, sorry, naniloloko lang kita eh. Sabi niya, hindi yan magandang loko. Sabi niya, huwag mo nang uulitin yun, promise? Promise pa naman, promise? Promise, gaganon talaga yan siya. So, ayun lang, napakaano ng bata na to. Ayan, malambing nga siya sa akin. Kanina, naligaw kami, lumagpas kami. Kakakwento naming dalawa, iniwan, ako yung naghatid sa kanya sa school, ako din yung nag-pick up, nantay ko siya doon, yung nanay nag-antay lang sa station, train station. So, kwento kami ng kwento, lumagpas na kami sa train station. Exit A na Apple, napunta na. Pagtingin ko, mali na to. So, nagdire-diretso kami, napunta na kami sa exit A, E, Eagle. Tapos, pumasok ako doon, sabi ko, hala, lumagpas tayo, sabi ko ganun sa bata. Sabi ko, kasalanan mo to, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ano ka ba, ikaw nga yung sinusundan ko, nakasunod lang ako sa'yo, mahawak lang ako ng kamay sa'yo. Dapat ikaw, kasi ikaw matanda, alam mo yung ano, para matanda na talaga siya magsalita. So pag ano, gusto ko siya na lang yung magiging anak ko, kasi napakakulit, pero masaya, ayan. So, ayan lang, na-share ko lang. And ayan, sobrang lamig dito, guys. Yung mga magfa-flight,
wag, hindi biro-biro yung jacket natin dyan na manipis lang, okay na sa atin. Hindi, hindi ganun yung jacket na bibilhin nyo. Yung makapal talaga, yung may balahibo, yung makapal, yun talaga yung bilhin nyo kasi yun yung wala ako dito. Buti na lang kamo, binigyan ako nung pang-winter nung nakaraan. Pero hindi pa rin talaga kaya, sobrang lamig talaga. And nakakapagod magtrabaho. Nasugatan yung kamay ko, oh. Ewan ko kung nakikita nyo. Nasugatan yan siya. Nagbibitak siya and nasusugatan. So, day off ko naman bukas kaya magpapahinga ako. Ay, ang lamig, Diyos ko. Parang, kaya guys, meron akong ano, maliit na lata dyan sa taas. Kapag sobrang lamig, napapagod na, nagkapasa-pasa na kasi itong hita ko kasi kakababa dito sa hagdan, lalo pagkagabi. So, meron akong lata sa taas. Dinikwat ko dun sa kusina yung empty na lata. So, dun ako umiihi. Tapos, tinatapon ko lang kada umaga. Paglabas ko, diretso yung tapon agad. Para ano, ayan. So, ayun lang. Hindi kayo gagasto sa mga ganyan-ganyan. So, madali lang naman ang process. Ako nga, first timer. Sunod-sunod lang yung process ko and ang dali ko lang umalis. Ayan. So, good luck sa inyo and thank you so much for watching. Bye-bye.